Sa isang eksklusibong panayam, ikinuwento ni incoming Vice President Lenny Robredo na hindi siya mag-oopisina sa Coconut Palace dahil mahal raw ang upa rito. Nagkaroon din ng pagkakataon ng GMA News na malibot ang simple nilang tirahan sa Naga. May news to go si Salima Refran, exclusive. Vice President Lenny Robredo, pumasok na po ba sa, talagang nag-sink in na po ba sa inyo na kayo na po ang magiging Vice President ng Pilipinas? Ako dapat oo na, pero paminsan pag naiisip ko yung magnitude nung yung bigat nung responsibility, kahit papaano, syempre kinakabahan din. Kailangan mag-switch na ako sa work mode. Gusto kong maging makabuluhan yung posisyon. Yung mandate na binibigay sa atin, 6 na taon lang yun. Na kailangan magtrabaho tayo ng tunay. Sa eksklusibong panayam kay incoming Vice President Lenny Robredo sa kanilang bahay sa Naga, inamin niyang may nararamdaman siyang kaunting kaba. Pero siguro mas nangingibabaw yung excitement na binibigyan ako ng bibihirang pagkakataon to make a difference. Kahit hindi pa raw pumapasok sa isip ni incoming President Rodrigo Duterte kung bibigyan siya ng pwesto sa gabinete, naniniwala si Robredo na magiging mabuti ang pagiging magka-partner nila ni Duterte sa pamahalaan. Tingin ko mag-evolve yung relationship namin bilang magka-partner. Dahil pareho namin hindi kilala yung bawat isa. Yung alam ko lang kung ano yung nababasa ko of him. Hindi ko alam kung yun yung tunay na siya. Pero alam ko din na yung pinaka number one kong obligasyon, sumuporta sa kanya. Sinagot din ni Robredo ang mga alegasyong may pandaraya noong eleksyon. Yung alegasyon ng pandaraya, parang palaging isinisingit, palaging pinapasok. Ngayon po may lumalabas na naman pong bago na meron daw pong mga witness, may mga saksi na ang LP daw po talagang gustong manalo daw po kayo at matalo pang araw si President Duterte noon. Your comment po on this? Ako as much as possible, ayoko sanang patulan. Ayun sa akin, sana ako merong mga testigo, ilabas na agad. Pero nais na raw niyang mag-move on. Maghahanap daw muna siya ng opisina. Ayaw daw kasi niyang mag-opisina sa Coconut Palace. Dahil nakita ko masyadong mataas yung Arkila. Almost 500,000 yung Arkila a month sa Coconut Palace. Kung ganun kalaki yung gastos, igagastos ko na lang yon sa satellite offices sa mga probinsya. Titingnan ano yung mga areas na pwedeng matipid para malipat yung gastos sa mas makabuluhan na bagay. Ipinakita din sa akin ni Robredo ang bahay nila. Sa sala, may isang malaking imahe ng Nuestra Senora de Peña Francia. Regalo daw ito ng isang ipinagtanggol niya noon bilang abogado. Punong-puno rin ng iba't ibang litrato ang buong bahay, kasama ang baby Lenny na ito na 1 taong gulang pa lang pero may kasungitan. Punibol at poltergeist. Pag mag-isa daw siyang madilim, tapos maisip niya, natatakot daw siya. Parang ako yung sarap hampasin. Kasi ang mahihain ako eh. Yung ayokong mag-smile sa camera. May letrato din sila ng asawang si dating DILG Secretary Jesse Robredo habang sweet na magkayakap sa Paris, France. Kuha ito noong 25th wedding anniversary nila noong 2012, 2 buwan bago maaksidente ang kalihim. First time namin mag-Europe. Mm-hmm. Tapos parang siguro 5 years kaming nag-ipon para sa trip na yan. Laging suot ni Robredo ang 1 kwintas na may abo ng yumaong asawa. Malapit sa puso para raw palagi niyang nararamdaman ang matinding pagmamahal nito sa kanya. Parati ko siyang kinakausap. Yung hindi lang pag magdadasal ako, pero yung pag may magandang nangyayari, pag may pangit na nangyayari, parang yung physical self niya nandyan pa din. Tingin ni Robredo, hindi na raw siya magmamahal muli. Tingin ko kasi nag-iisa lang yung asawa ko eh. Parang, syempre, pag nakaranas ka na ng ganito, yung standards mo iba na. Diba? Parang bakit naman magsisettle ka for anything less? Yun. At palagay ko, anybody na mag-come across sa akin, parating yung pamantayan ko yung asawa ko.
Duda ko wala nang masihig. Kahit makakapantay, wala. Marami po ba nanliligaw? Wala naman nanliligaw. Salima Rafran, GMA News.